Isa namang dayuhan ng umano'y ninakawa ng isang grupo ng mga babae sa Maynila. Kaagad namang naaresto ang dalawa sa anim na suspect at ang kakaiba nilang modus tinutukan ni Ian Cruz. Nakatalukbong ng kumot ang dalawang babaeng ito habang nakapiit sa Manila Police District General Assignment Section. Kinilala ang dalawa na sina Odessa Samson Rabe, 41 anyos at Mary Joy Suarez, 31 anyos ng Tondo, Maynila. Gabi ng Linggo nang dakpin sila ng Pedro Hill Police sa reklamo ng Amerikanong si Timothy Lawrence Bulski, 58 anyos. Nasa supermarket ng isang mall sa Pedro Hill Street ang Amerikano at nobya nito nang banggain daw ng grupo ng anim na babae. I felt a lot of contact around the middle of my body, but I don't know that it was her chest or hands or what it was that touched their shoulders. It could have been anything. As we maneuvered through, I felt them touch me a couple times, and just as we got past them, I reached down into the front cargo pocket of my shorts and found that my wallet was now missing. Kung dinudunggol-dunggol nila yung ano nila, yung harapan nila doon sa bibig time nila para mawala sa atensyon. Nawala raw ang wallet ng kano na naglalaman ng iba't ibang cards at $300. Pero agad nakapagsumbong ang biktima sa security at pulisya. Nahuli sa isang follow-up operation sa dalawa sa anim na suspect. Nakita nila ngayon na acting suspicious yung dalawa, nagwahiwalay sila, na kaya naabutan yung dalawa. Ang dalawang arestadong suspect, dati raw miyembro ng isang grupo sa Tutuban at Divisoria na pareho rin ang modus. Ngayon kasi, sa mall sa Ermita na nambibiktima ang mga suspect. Marami na sa amin reported na ganyan, last year pa. Lalo ngayon, dahil lang bare months na. Papanggain ng dibdib, totoo ba yun? Totoo, hindi ko po alam Kinasuan ng theft ang dalawa at piniyaga makapagbiyansa ng Manila Regional Trial Court. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.